I researched on the internet and ito yung mga things na natunan ko. Topic natin ngayon is about is airgun prohibited ba sa Philippines? Philippines. Ano ba kailangan natin ng license o hindi? Well, before pa gusto ko lang ipakita yung ginawa kong text sa yun, parang DIY. Natuwa ako kasi para gawa ako guys. Karanso. Ito yung isa din. So, tanong is, kailangan ba ng license ng ating airgun? Okay, ito yung pag-usapan natin ngayon. No? Actually, meron siyang serial number dito. Ayan. So, hindi makita. Meron dyan. And, wala pa siyang tangka kasi next week darating na yan. Okay, pag-usapan natin ngayon kung kailangan ba ng license ng airgun. Kasi ito yung isang article na binasa ko na just want to share it to you guys. Okay. Let's go. Is airgun prohibited in the Philippines? Sinabi dito. Can you acquire and possess airgun without license or without registering the same with FEO? Can you transport airgun in what place? Ito yung pag-usapan natin. Sinabi dito, nakasaad sa article RA10591 that ang airgun is not considered as deadly weapon. Okay? Hindi siya firearm. Because it's not projectile, is expelled through compressed air at hindi siya dahil sa explosion. Through air siya. Yung unang tanong is this, kailangan ba ng license ang ating airgun? No, hindi siya kailangan ng license ang ating airgun. And, but you can register it sa individual na tao. You can message me and Dave Lopez so that yung logo ko dito sa ating channel, the same logo sa Dave Lopez. Message yun ako. Okay? Uhulihin ka ba if meron kang airgun? Uhulihin ka meron kang airgun? May answer, yes and no. Yes, if, sabi ko nga kanina, binasa ko, if you're showing it the public place, especially sa mall na makaka-attract ng panic sa tao, yes, uhulihin ka. No, if naka-andyan ka naman sa field, pag-shooting, pag-travel mo, nakalagay siya sa bag, wag naman sobrang yung gun bag na mapagkakamalan na airgun, na live yung dala mo. Yung bag lang na simple, na parang normal lang. So that if merong tanong, pagbuksan nila, o airgun mo. Yun, so yes, if magka-cause ka ng panic at trouble, no if naka-discreet naman yung pagtago sa bag mo during travel, especially sa bus. Third question, makakapatay ba ang airgun? Makakapatay airgun, yes. This one, okay, can shoot, hindi ko pa na-test, but it's a powerized airgun, can shoot 70 yards. PCP to guys, if you're talking about PCP, to 100 yards with may ano pa yun, devastating impact sa katamaan. So imagine that if yung object is within 10 yards lang. 10 steps or 11 steps, 10 yards, malaking steps. What would it be if yung tao na yun matamaan? Usually sa mga part delikado like sa heart, lalo sa heart or sa ulo. So if you're going to ask me makapatay ba yung airgun, yes. Especially if it's 122 or 125 yung airgun. Fourth question is, pwede ba ibiyaya ang airgun? Yes, pwede niyo ibiyaya ang airgun. If you talk about plane and barko, mas safe sa barko. Sa plane, pagdating sa custom, may naano ako na hindi tinatanggap. Kahit na nga yung bipod ko dito, para dito na in-order ko online sa Lazada, 4 times na ako nag-order sa Lazada, hindi pa rin dumadating yung bipod ko from China pagdating sa Philippines sa parang inuhold ng custom. Sabi nun, it's been hold by the custom. So yun, how much more yung ating airgun. So, pwedeng biyayin airgun, through bus, walang problema, sa inyong lugar, malapit lang, walang problema, pag airplane, I don't think so. Yun. 5. Pag gunban, pwede ba dalhin ang airgun? No. Pag gunban, hindi nyo pwedeng dalhin yung airgun ninyo kasi pag dinala nyo yung airgun ninyo, kukumpiscate talaga yon kasi if it is a replica ng inyong sariling live na, sorry, replica ng live na baril.
So if you're going to travel during gun ban, no. Ano naman ang kaibahan ng buga at airgun? Sixth question is, anong kaibahan ng buga at airgun? Buga used like explosion, like alcohol, tapos pag-click mo, magkakaroon ng explosion. So, talagang bawal yun. Pag nasa public place ka, may buga ka, ulihin at ulihin ka. Kahit na sa bahay, pwede i-confiscate ng mga gamit yun. So, hindi pwede yung airgun. Yung buga. Airgun is in an air. So, hindi sa explosion. So, hindi siya kabilang sa firearms. How old pwede makakuha ng airgun? Ano, number 7 is, how old ba ang pwede makakuha ng airgun? For me, legal age, 18. No? Pag underage ka, dapat may panubay ng mga magulang or nakakatanda sa'yo. Kasi kailangan muna na-educate yung isang tao. Like, if you are a nagbebenta ng airgun shop, kailangan muna kung ako, no, pag hindi naman kailangan na dapat meron kang license to own an airgun, tulang lisensya sa pagguro, sa guro, or sa driver's license. But still, for me, if you're going to ask me, kailangan na educate nyo muna yung mga bumibili ng airgun. Basic safety and rules ng airgun before nyo sila, kahit na matanda na, before nyo sila before nila bilhin yung unit. Okay? To those naman nga matanda, ayan, guide those siblings. Yung mga bata pa underage to own an airgun para maiwasan natin yung aksidente. Kasi we're protecting the community here, community airgun community. Pag responsable tayong owner, mas madali tayo makapag-enjoy sa ating libangan na airgun. May mga replika ng airgun tulad ng tunay na barrel. This number 8 questions. Ulitin ko, may mga replika ng airgun tulad ng tunay na barrel. Ano ang opinion mo doon? Yun din isa, no? Yung mga airgun nila tulad nito, yung mga air rifle nila, they do a modification. Kapag titingnan mo sila, parang tunay na barrel. May nilagay sa itong magazine na wala namang parang abubot lang, na hindi naman yun, wala namang pellet yun, wala namang part, but it's look like a real gun. Now, if you have any suggest comments doon, just leave a comment below. But for me, if you're going to ask me, it can cause trouble, especially sa mga hindi alam. No? Pag hindi nila kabisado yung airgun mo, nabawa 80% malapit sa katotohanan yung airgun mo, na replika ng parang tunay na barrel, tingnan, or live, a real steel ammo, a real steel na ammunition, tendency nun guys, magka-create nyo ng panic pag maglalakad ka. Akala nila tunay na barrel ang hawak mo, if sa bundok ka, yun, diba? So, it makes sure na sana huwag masyadong sobrang malapit sa pagtitingnan nila, hindi na airgun tingnan, hindi na PCP tingnan, hindi na CO2 airgun tingnan, break barrel tingnan, but titingnan nila as live. So, for me, mas maganda na it looks like an airgun, not a real gun. Hopefully, you can get what I mean. Ayun siya. Kailan naging bawal ang airgun? Naging bawal ang airgun during election, during maghahantay ng mga endangered na mga species, during irresponsible tayo ng mga gumagamit. Pag yun ginagawa natin parati, mag-use tayo, possibility na mag-iigpit sila sa airgun. But so far, that's why I'm here to educate you guys and helping the community para na ma-maintain natin yung sports natin. At the same time, na ma-educate ng mga baguhan. Baguhan, or ako din as baguhan. Pwede bang i-travel, number 11? Pwede bang i-travel ng airgun kahit walang permit to travel? Yes, you can travel your airgun without permit to travel as far nakalagay sa karton. Pag sa bus, ilagay ito sa compartment, no? Balot nyo sa ng karton or whatever, na yung mag-protect yung airgun ninyo, at the same time, hindi naman siya makakaano sa ibang tao. Ang mali lang doon, if nakasling siya ganito, okay, nakaganito siya, andun kayo sa public place. Pag ganun yung mangyayari guys, possibility na talagang masisita kayo or makakuha yung airgun ninyo. Alright guys, kung naalala nyo back then, no? So, nag-ipon siya, as I said, tapos bumili siya ng airgun, PCP, and that time wala pa masyadong maker, so mahal yung pagbili niya doon. Pag-uwi niya sa bahay para meron siyang pasalo, ano lang parang ano sa sarili niya, no? Gift sa sarili niya during Christmas. Makaka-relate kayo sa mga tulad nating mga airgunners, no? Kinumpiscate yung airgun niya during sa bus mismo. So, nakakalungkot, no? At syempre wala siyang alam tulad neto na why is it na kailangan i-confiscate yung airgun.
yun naman gun ban season. Tapos nakatago naman yung ano, yung airgun sa loob ng bag niya, airgun. Yun pa kasing concern eh, kasi yung bag niya na ginawa, ano siya, real tree siya. So pagkakamalan siya na parang airgun, totoong live. So sana karton lang nilagay niya doon sa loob. Yun lang guys, tips doon para na hindi siya mainit sa mata ng mga nag-check. Tapos ibanggit niyo rin yung article RA10951. Sabi ko nakasaad. Mag-copy kayo doon sa internet para na lagay niyo sa isang papel, palaminate yun, lagay niyo sa bag niyo doon para pag during mga ano, pag nasa hindi tayo nakaano sa loob, tapos may papakita tayo sa kanila. Yun lang yun. Ano ang gagawin pag may checkpoint? Gagawin pag may checkpoint, diretso tayo. Ano, makakain tayo, hindi maghintay tayo para iwas sa mainit. Pag ano, diretso tayo, sabi ko nga, pag meron tayong copy nun na ilalaminate natin during ano, wag naman tayong maangas during ano, checkpoint na, ay hindi, dito sa kasaan kasi, ganito dapat eh, no? You need to be respectful din sa kanila. Sabi ko nga na pwedeng idaan naman yun sa magandang usapan kasi legal naman yung gawa natin. Sabi niyo sa kanila, sir, airgun po ito. Sabi na, sir, ko-confiscate namin. Hindi naman gun ba, no? Sabi niyo, bakit po, sir, ano yung violation? Sabi niya kasi, ano, mag-set silang ng violation. Pag wala ka naman binaviolate, sabi niyo, sir, nakalagay po siya sa airgun, air rifle bag, wag gun bag. Air rifle bag. Gusto ko sanang bagitin, hindi na airgun eh, kasi gun eh, no? Air rifle. No? Air rifle. Correct me if I'm wrong, ha? Para magdating nan, mantag, hindi siya masama pakinggan, no? Maganda pakinggan pag air rifle. Isa po siyang hangin, no? Sir, ganito nakalagay siya sa bag. Tapos sabi dito, sir, sa article RA10951 that hindi po siya kasali o kabilang sa mga firearms. Din po. First, kailangan ba ng license ang airgun? No. Registration lang. Uulin ka ba if meron kang airgun? Yes or no. Makakapatay ba ang airgun? Yes. Ang sagot ko dyan, pwede ba ibigay ang airgun? Yes. Pag gun ban, pwede ba dalhin ang airgun? No. Ano naman kaibahan ng buga at airgun? Buga is nagpo-produce ng explosion. Hindi siya pwede. Bawal siya. Ang airgun is air and pwede siya. Ibig sabihin, pwede siyang dalhin for sa travel at hindi kailangan ng lisensya. How old pwede makakuha ng airgun? As much possible, the right age, 18 above. Pag below, patnubay ng mga nakatanda na may alam, hindi lang nakakatanda kundi nakatanda na may alam sa airgun. Okay. May mga replika ng airgun tulad ng tunay na barrel, ano ang opinion mo doon? Okay. As much possible, wag nating kopyahin yung tunay na barrel pag itingnan yung ating airgun. Kuluhin ka ba pag nakita ka sa daan na may bit-bit na airgun? No, depende sa lugar. If sa mga mataong lugar like mall and what, yes, possible. Pag sa from doon sa target shooting or sa field, no. Pwede bang i-travel airgun kahit walang permit travel? Yes, as per nakatago lang siya at alam mo yung mga things tulad ng tinunod tayo ngayon. Anong gagawin pag may checkpoint? Just respect and know your right. And bigyan nyo rin sila ng panahon na makapag-expect. Huwag masyadong maangas. Alright, so yun ang ating topic ngayon. Hopefully guys, nakatulong ako sa inyo, mga karanso. Shoutout nga pala sa mga kaibigan ko, si Marty Jome, Jerome Lagday, June Muhammad, Art Garcia, Wilson Conde, and Sam Error. Sam pa ba? Sam Error. Tapos, sino pa? Richard Sumagaysay, no? And Edgar. Si Edgar yung friend ko. Art Garcia, yes. Oy, si Art Garcia, pumunta kami sa bars. No? Papakita niya sa akin yung mga airgun niya. Napaka-cool na tao. No? Despite na okay na yung standard niya sa buhay, but still chill lang siya. Papasubok niya sa akin yung airgun niya. And bukas, hopefully magkita kami. Sana matuloy. Kasi sabi niya, hopefully makikita kami bukas or sa Sunday. Ganun din, kaibigan ko na si... Sana ba siya? Wilson Conde yon yung tropa ko. Abangan nyo guys, magkakaroon din namin ng combo niya to. Malapit lang kasi sa lugar namin eh. So, siya yung talagang tunay na hunter since bata pa siya. So he will teach me a lot of things. Ay, nandun si Richard at si Edgar. Magkakaroon kami ng grupo dito. But guys, yun lang muna. Thank you for everything. Kay Zeus pala, shoutout sa'yo. And yun, my friend.
na artista, si Ruben. If I'm not right, bro. Ruben. Ito yung pangalan niya dito eh. Sa, ano, sa akin. Ruben Bacoy. Ruben Samonte. Yun. Yep, Ruben Samonte. Bro, thanks sa pag-usap. And, yun. May channel siya na about sa airgun. No? Nagpa-buy and sell siya, if I'm right. So, thank you so much for, ano din, pagbisita sa channel ko and for being friends sa isa't isa. Guys, happy weekend. It's Friday. Nandiyan ako pag-vlog and bless sa inyo lang. Right. It's family time. Hopefully, may tulad po kayo. Pag bago po kayo sa channel natin, ay consider subscribing dito para na dumami po tayo at marami po yung gagawin adventures. Alright guys, this is Dave Lopez, or Rifle Eyes Philippines, and signing out. Bye.